Welcome sa ating free workshop dito sa ArtSmart! At ako muli ang inyong host, si Teacher Precious! Alam niyo ba kung ano ang stencil? Do you know what a stencil is? What is it used for? Saan ginagamit ang stencil? So, when you say a stencil, so pag sinabing stencil, ito yung paggamit ng pwedeng paper, plastic, o kaya cardboard, or kahit anong object kung saan merong cut out, may butas, o kaya yung shape niya or yung silhouette nakagupit. There's a hole, there's a cut out part where you can trace a design or a pattern. Okay? Pwede tayong gumamit ng paint, pwedeng crayons, pwedeng pencil sa paggamit ng stencil. Ngayon, gagawa tayo ng isang simpleng stencil. Okay? Ang kailangan natin materials ay paper. Better if medyo mas matigas yung paper nyo. And also, gagamit din tayo ng gunting. Please be careful with the using scissors. Ha? Mag-iingat tayo sa paggamit ng gunting. Tapos, gagamit din tayo ng crayons or oil pastels. Better if oil pastels ang gagamitin nyo kasi mas madulas. Mas sticky ito, mas kumakalat. Kasi gagamitin natin ngayon sa stencil natin, isa-spread or isa-smudge natin yung oil pastel. We will smudge the oil pastel on the paper. Okay, better if you have oil pastels, but if not, you can use crayons. So, ready na? Gawin natin yung pinaka-basic. So, you need a scratch paper. Okay, practice muna tayo. Practice! Remember, when we do art, ha? The first time, it's better if you consider your first time as practice. So, if it's not perfect, if you made a mistake, okay lang. Kasi practice nga yung unang beses. Practice. Yan. Yan. Okay. So, mayroon ako dito yung paper, white paper. Okay, cut muna tayo ng circle, bilog. Okay. So, paano ako mag-cut ng circle? Hindi ko muna i-drawing. Cut muna. Kukat ko muna to ng mas maliit. Gupit muna ako ng square. So, kung mag-cut kayo ng shapes, when you cut shapes, it's better if you cut the sheet into a smaller part. Paliitin nyo muna yung papel nyo kasi mas madali magupit pag mas maliit yung papel. Lalo na kung maliit lang naman yung gugupitan nyo, isakto nyo na. So, ito, para makita nyo. Tupi natin sa apat. Yan. Yan. Diba ganito mag-fold? Half. Ito mag-fold ah. Tip to tip. Tapos pull down. Tapos kabalik na naman. Yan. Tapos dito, try natin gumawa ng curve line. Diba? Ito yung dulo. Ito ha. Dito sa ilalim, ha? Yan, tingnan nyo maigi, ha? Huwag kang magkamali. Kanay kamali, ulit na lang. Markahan nyo ng equal lines mula dito, dito, tsaka dito. Practice lang to, ha? Tuturuan ko lang kayo ng technique. Pero yung final work nyo, kayo mag-decide. Try nyo lagyan ng ganyan. Huwag nyo masyadong one-fourth yan, one-fourth. Dapat ganito yung itsura nyan. Pag binuksan. Okay? Tapos, kakat natin dito. So, dahan-dahan. Okay, pag magugupit, dapat mag-ingat. Be careful when cutting. And the control of cutting is on the other hand. Yung pag-control sa direksyon ng paggupit ay nasa kabilang kamay. Iikot nyo yung papel. Ito, yung may hawak ng gunting, stable lang. You can make this steady. Tingnan nyo, steady lang yung gunting ko. Pero tingnan nyo, ang gagalaw ko yung paper. Ito yung iikot nyo gamit index finger tsaka thumb. Naka-support sa ilalim. O, tingnan nyo, hindi gumagalaw yung... Hindi nag-ganon-ganon. Kasi yung iba nakita kong bata, ganito mag-gupit, ganyan mag-gupit. And then look! Open! Ta-da! So, it's not a perfect circle but it's okay. Ayan. So, ngayon meron na tayong circle. Ayan. Ngayon, ito, lalagyan natin ng color. Choose a color.
kunwari ako blue. Lalagyan natin ng kulay sa dulo. We will put color sa edge. So, lalagbas yung crayons nyo or oil pastel. So, para okay lang lumagpas, so it's okay that it goes out the shape, you have to put another paper here. Maglagay pa kayo ng isa pang scratch paper dito. Dapat, baka lumagpas, so kaya lang ako may isa pang paper or dyaryo. Pwedeng dyaryo, scratch paper, para hindi magdumihan yung table. Yan, tapos yung dulo, actually pwedeng iba-ibang kulay. Gawin kong yellow, green, or blue yung. Okay. Ngayon, practice natin. Okay. This should be big enough for you to press. Pag masyadong maliit, hindi nyo siya makahawakan. Pag oval, okay lang. Any shape is okay. Yan. Or you can easier, you can just trace, ano. You can just trace an object here. Tapos gawa kayo ng bilog. Pwede rin naman yan. Okay. So, ang concept lang nito, pre-press nyo siya ganyan. Tapos, using your fingers or cotton, ipupush nyo siya palayo. Pero dapat hindi gagalaw yung stencil. Ngayon, this will be our stencil. Okay, ito yung cutout natin. Okay, ito yung ating cutout. Okay. Tapos, ipupush out lang. Kailangan ginan nyo, press, and then look. Yan. Medyo magmimessy lang sa finger. You can use cotton or tissue. Kaya lang minsan na, better if cotton, minsan na-absorb yung, ano yun. Mas gusto ko itong ano. Ayan, and then, you can ask help to hold this for you. Kailangan hindi gagalaw. Tingnan nyo. Ta-da! Ganyan na siya, oh. Tapos ito, pwede nyo i-rotate yung paper. You can rotate the paper so it's easier. Practice to, practice. So, find a comfortable position. I will show you another using the negative part of the stencil. But you can practice. Try different shapes. So, kunwari, yung looban din to try ko. Pero ito mas mahirap kasi better kapag yung negative yung gagamitin nyo. Negative stencil, ibig sabihin, negative space yung gagamitin nyo. Yung cutout mismo, kailangan mas matigas yung paper. So, ito medyo extra difficult to. You have to press it here, oh, dalawa. Press here, here. Or, ask help. Ask help kay nanay, tatay, kay ate. Tignan nyo. Dapat clean hands, ha? Look. Clean, clean fingers. Oh. Kailangan opposite yung pag-smudge nyo, yung pag-swipe nyo. Make sure that you hold the paper properly. That's why we're practicing. We're practicing para ma-feel nyo saan nyo dapat hawakan. Yan. So, dito ko hawakan. Para kayo nag-erase. When you erase, di ba, you have to hold two parts. Make sure na hindi. Ito naman paloob. And then look, pag natanggal, nangari natanggal. Oh, no, natanggal. Hanap, i-find, return it. Hanapin nyo yung original na position. Actually, pwede ko palayeran to ng red eh. Yan, try nyo yung palo. Pero dapat mas malaki yung space nyo sa side para mahawakan nyo yung paper. If hindi nyo na kasi mahawakan, ayan. So, ito yung palabas, ito yung paloob. Diba? So, diba? So, ito yung mga stencils na ginamit natin. So, when you say stencil, yung cut-out part ng plastic, paper, board, wood, silkscreen, acetate, any material that can cover the paper or the surface, okay? But it will leave the shape, the cut-out shape. Matitira yung hugis na yung stencil. Okay. So, kunwari pag square naman, square, madali lang, square. A rectangle. Ayan, ang gagawin ko naman, rainbow colors. Try ko ha. Papakita ko sa inyo yung iba-ibang pwede nyo gawin. Red, orange. Bukan natin iba-ibang kulay naman. Yellow, green. Yan.
try lang natin, ano kaya mangyayari? What will happen if we use different colors in our stencil? Let's see. Ito, clean hands, ha? Wipe. Ay, kung nga gamitin. Pag tissue kasi, ay, pwede rin tissue nga. Kaso, naghahalo-halo yung kulay. Sige lang. Red. Orange. Pag yellow, dapat malinis mo kamay kasi yung yellow, very light color. Pag merong mancha or pula yung kamay nyo or yung tissue nyo, hindi tatalab yung yellow. Kailangan malinis na kamay sa yellow ulit. Green. Dito pwede na. Hindi nakita yung violet. Lagyan ko pa ng pink para maging purple siya. Yun! Tingnan nyo! Kita nyo ba? Tapos, actually, pwede kayo, pwede natin siyang gawin ulit dito sa ilalim. Tapos, pwede kayo magsulat ng words. You can write words or letters when you make up. Pwede to pang greeting card, panggawa ng mga plates. Tapos, unahin na natin yung yellow. Because yellow is the lightest color. Remember when we paint, di ba, yellow yung lagi kong inuuna. Yan, di ba? Habaan natin. Ooh, gandun. Yan. Careful ah. Check nyo. During this practice, pag napulupot or napupunit yung paper, you have to really find the right position. Yan. Yan, o diba? Meron na akong ganito. Tingnan nyo. O diba? Diba? Pwede natin lagyan ng word, lettering. Sulat tayo. May tinta pa ba ito? Yun. Tingnan nyo ah. Hello! O, diba? Yan. Pwedeng card for greeting cards. This can also be curved. Pwedeng pabilog yung space sa loob. Can be arc, paarko. Pwedeng sa corners. Pwedeng sa dulo, tapos pataas. Can be warm colors, cool colors. This is just a rainbow. So, ito lang naisip ko. Yan, pwede rin dito. Kunwari, dito. Hi! Ganyan lang. Or yung name. Name nung, ano nyo? Gawin natin yung star. Meron ako yung tutorial technique for the star, ha? So, sa star, ang gagawin ko na lang ay triangle. Drawing tayo ng star lock. Very light. Ito yung technique din na ituturo. Kasi may... Kaya ba ng star? Hindi ba napunit? Feeling ko na mapapunit eh kapag star. So, I think better kapag... Pwede nyo kasi, pwedeng may hawak lang kayo na sheet and then i-rotate nyo siya. Example, this one. Kunwari star, red star. So, akong red star para kita nyo. Okay, yeah. Hindi kailangan star, oh. Look, oh. I'm not even using a star. I'm just using one of the shapes. Look, i-align nyo lang para mas madali. Ganyan nyo, yan, oh. Look, press here. Hawakan nyo lang dito. Tapos, push nyo siyang ganyan. Ingatan lang na huwag matamaan, oh, di ba? Tapos, ikot pa. Isa pa. Yan, dito. Wala, tapat ko dito. Hina nyo, ha. Ah. Ay, pwede rin ganito kasi. Or ibang kulay naman yung sa kabila. Diba? Panaubos na, gawin kong orange naman. Kunin ko ng orange dito. Yan. O diba? O diba nakagawa ako ng star. Gamit lang ang triangle. Aside from this, you can also cut out letters. Alam niyo ba kung paano gumawa ng heart? Do you know how to cut out hearts? Easy lang. I'll show you how to cut out hearts. So, paper, then fold it in half, patiin sa dalawa. Tapos, kung saan yung tupi, kalahati lang ng heart ang gagawin natin. We'll just draw half the heart. So, from here, parang ear, gawa tayo yung ear. Tingnan nyo. Up, down. O, yan.
Diba? Half na ng heart, kalahati na ng heart. Again, tingnan nyo yung how I cut, ha? Straight ko lang scissors. My scissors are stable. Ang gagalawin ko ay yung paper. I will rotate the paper. See? Mas may control. And, oh yan, meron ng heart. Pwede rin double hearts, ha? Kunwari ito. Ipapakita rin ako sa inyo. Another. Dito na lang. Laki. Sige. Pwede rin doubling hearts. Ay, kunwari itong hearts. Diba? Nagawa natin. Pwede pang mas may smaller heart sa loob. Yan, tumugupit ako. O, diba? Maliit. So, pwede rin ganyan. Concentric shapes. Dalawang shapes. Tingnan nyo, ah. Pwede pa sa loob. Look, you can put one inside. And then, tingnan nyo. O, diba? Doble-doble. Double pattern. That's why using a stencil can be helpful if you want to create shapes many times. Pag paulit-ulit kayong gagamit ng shapes, yung stencil makakatulong kasi nandun na yung hugis. Gagamitin at gagamitin nyo na lang. Kaya nga ka nabanggit ko kanina, maigi kapag mas makapal yung rotate ko yung paper, ah. Yung gagamitin yung stencil kasi maraming beses mo siyang gagamitin. Sige, yan. So, ayan, tinan yung ginawa ko dito, diba, son? Okay. Ay, may papakita lang akong last. Saan pa natin to pwede gamitin? Anything na may fire or flame, anything that's glowing, pwedeng face nyo. Ito, may papakita lang ako. Kandila, may kandila, diba? Ayan, o tapos, spread natin kung wari nag-glow. Tapos, pwede rin naman may mas maliit pa na orange sa loob. Yan, ngayon, you can think of your own artwork. What's your theme? Do you want many hearts? Many flowers? Pwede rin flowers. Tapos, pwede nyo kasing haluan ng drawing. Oops. Yan, parang ito, di ba? Kandila. Yan. Tapos, bukod doon, ito pa. Pwede yung funny din. Diba yan? Gawa ko yung habang. Tingnan nyo, ah. So, aside from that, tingnan nyo. Oh, di ba? May buhok na siya. Ayan. Okay. Tingnan pa natin na ano. Pwede kayo mag-combine. Saan nyo po pwedeng gamitin itong mga ginawa natin? Where else can you use this? Can be grass, sun, stars, letters or cards like this, hearts, clouds. Sige nga, ano yung gagamitin nyo? What will you use? Gawin natin connected na pala. Ah, nag-brown out. Pero meron namang candle, meron namang kandila. Well, it's just my story, diba? You can create your own funny story. Okay? How was your work? Okay? Alright, so thank you for joining us today. Thank you, everyone! Know your art? Be art smart!